this morning. But I mean, so that was a funny month for everything you've done for us, so we can have that. And I just want to thank you, Lord, for everything you've done for me. Thank you. Thank you. Thank you. Let's take the first verse, ready, and my place, mercy and grace. Thank you, Lord.
found the secret. It's Jesus in our hearts that's saying, happiness is the Lord. Shadow.
Aba, pambihira, para ka ang bayan natin, para ano, magkakabarkada lang. Mga kapatid, ang hinamon. Eba! Ha? Flowers start their blooming.
touched. How it is with God's love. Once you've experienced it, you'll want to sing. It's fresh like spring. You want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on it. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountain tops. I want the world to know the Lord of love's come to me. I want to pass it on. Tingnan ko kung matatapos ko. Yung awitin na people ni the Lord, duro niya ako sa lyrics. Yung halos magpapahin na lang. Pag hindi ko natapos, eh, bahala na kayo magtapos. Tawagin natin si Kira. Pero, dinaiyak ako ni Kira kanina because parang ano lang yan, you want to pass it on. Pagka tunay ka ng class, hindi pwede, hindi ka makatagal na hindi mag-share ng class mo. Lord, love you. Every day, they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with cares. And then who knows where? On their way to private pain. Living fear, fear. Their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. Believe the Lord at the end.
offer them in kinds and goods or services. Remember that people need to know. Every time you have the opportunity, individually, what by whatever it is, share the gospel. Say, faithful stewardship. Say it. Like, if you mean it, faithful stewardship. Faithful stewardship. Cheerful giving and generous giving are but outgrowths of faithful stewardship. I am not an expert in giving, but I know that I am a faithful steward of God. What does it mean to say to be faithful stewards? Faithful stewardship is recognizing that God is the owner and the source of everything you have. What you have in your possession is not yours. You are but just a steward of what God has entrusted you. Your life is not yours. Your time is not yours. Whatever you have is not yours. It's yours as a trust from the Lord. Kaya nga makikita natin na may parable sa Bible na may isang lalaki o tao na magbabala ng kaharian at siya ay pupunta to claim his kingdom. At bago siya umalis ay ipinagkatiwala niya ang kanyang resources sa mga faithful na inaari niyang faithful. 1, 5, and 2. Pagbalik niya, yung pinagkalooban niya ng lima ay naging 10. Well done, thou good and faithful steward. Yung dalawa, pagbalik niya naging 4. Well done, thou good and faithful steward. Of course, in a kingdom, hindi lahat is under your favor or papasakop sa iyo. Sabi sa isang proverb, yung pag ginamit hindi talent, ay kiklaim niya ang kanyang kingdom, pero may mga tao doon sa kingdom na yun ayaw magpasakop sa kanya. And this is that one person. Yung pinagkaloob niya. Kasi kilala ko na magnanakaw ka. Kumukuha ka ng mga bagay na hindi sa iyo. Kanya yung one talent na binigay mo sa akin, narito, wrapped in a napkin. Sabi niya, sabi nung hari, alam mo, yan pala ang pagkakilala mo sa akin, di saan na. Sinatisfy mo na lang yung talagang kung paano mo ako kilala. Sana, nilagay mo na lang sa usury o kaya sa bangko, tumubo ko sana pagbalik ko. Kanya ang sabi, kunin niyo sa kanya, yung iniwan kong isa na hindi niya ginamit at ibigay niyo doon sa 10. Doon sa passage na yon, I think it's in the book of Luke, ano po yung pound ang ginamit, ay sabi ng mga nakakita, bakit ibigay niyo sa 10? Alam niyo yung sagot ng Bible, Luke chapter 16. Sapagkat ito ang prinsipyo sa kaharian ng Panginoon. Kapag hindi ka naging tapat sa pinagkatiwala sa iyo, kahit na yung nasa iyo na, kukunin pa. At ito ibigay sa baba. Last year, sa script. Sa Luke 16. Ito ang prinsipyo. Yung pinakatiwala sa iyo, pagka hindi ka naging tapat, kukunin pa yan. At ibibigay din sa baba. Kaya nga maging sa ministeryo, ang gawain, kung kayo nanawagan, we need more preachers,
To minister to the 700 families the Lord impressed upon my heart, and I hope that the Lord will impress it as well to your hearts. Preachers, Sunday school teachers, para sa mga bata, hindi na magtuturo pagkalinggo. Magtuturo tayo as we come and visit them. Ano po, mga repackers, mga donors, mga prayer partners. Yan ang prinsipyo. I say unto you, in a parable, that unto everyone which hath shall be given, and from him that hath not, even that he hath, shall be taken away from him. Because it's about faithful stewards. In this church, kung pwede kakamali, I'm giving you the authority to reprove me on a social media that my pastor has spoke something which is not true this afternoon. I preach giving every time, not because I need your money. I have been emphasizing faithful stewardship because I want the Lord to bless you. Probably you have heard too many preachers, pastors, and teachers who have talked about giving, who have taught you wrongly. Because God is not after our money. What we have comes from Him. He's after the reason why we're giving. Kaya nga dumating sa punto na may mga nagtuturo na sapagkat desperado na. Wala na siguro makain, wala na siguro pera. Magtuturo na pagka kayo hindi nag-tights, mga magnanakaw kayo. Bago matutuwa yun, kasi meron scripture. Malakay chapter 3, verse 9. Pero ano mga kapatid? Even those people who use that phrase na you are robbers when you don't pay your tithes, has it in a wrong motivation. Because tithing is not about just giving. Look at Genesis chapter 14. Genesis 14 is the time of Abraham. Alam natin na may mga limang kingdoms na nagkaroon ng collaboration para sakupin ang kingdom of Sodom, na nandoon ang kanyang pamangkin na si Lot or Lot, whatever how you pronounce it. Ano po? At syempre, pagka natalo ka sa gera, spoils ang tawag sa iyo. Living and non-living resources. Human or animals. So, kinuha ang pamilya ng hari at ang kanyang mga possession kasama si Lot, ang pamangkin ni Abraham. Kanya ka makikita natin, nung magsumbong kay Abraham, ang sabi ni Abraham sa verse 14, and when Abraham, hindi pa siya Abraham ha, and when Abraham heard his brother was taken captive, his relative, his nephew, he armed his trained servants. Say the word. Trained servants, born in his own house, how many? 318, and pursued the five kings. And you know the story. The Lord has given the five kings to Abraham with only 318 trained
sermons. Alam niyo, yung talata lang yan, I can preach extemporaneously for 7 days and 1 minute and 35 seconds. Uh-huh. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So mga pastor, we're not just informing you. Sapagkat I am not in the information giving service. I'm in the training service. If I cannot make a disciple out of you, I have failed my God. I am not after numbers, I am after disciples in Christ. Train servers. 380. Prepare at any eventuality. Kanina sinabi ko, yung mga dinaranas natin, hindi gawa ng Panginoon yan, pinahintulutan ng Panginoon because God wants us to realize our failures. Failures to our stewardship. Responsibility. Huwag niyo ipagkatiwala ang inyong pamilya sa gobyerno. Ang gobyerno ay corrupt. Ipagkatiwala ninyo ang buhay niyo sa Panginoon. Kakalakalin lang tayo ng mga politiko. Ang pera pumapasok nang hindi natin nalalaman because there are too many people who want to help us out. Hindi na makakarating sa inyo yun. Kaya kasabi ko kanina ng waga, yumayaman si Willie Revillame sa mga mahihirap. That is his product. Hindi ko alam kung alam niya o hindi, pero may ginagawa siya na pinagpapala ng Panginoon para lalo siyang imaman. Sapagkat sa kahit na paano paraan, nakakatulong siya sa mga nahihirap. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi naman po ito selective. It has a universal effect. Kaya sabi ng isa, all promises in the Bible are mine. You don't know your Bible. Not all promises that you can live out of the Bible is yours. Sapagkat may specific promise yan for Israel only. May specific promise yan for the church only. And who are the members of the church? Yung spirit-filled at gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Not all members of every local church, neither the church in a universal context. Debate on me for as long as you want, but the Bible remains true. There's only one body. It's not Metro Laguna Baptist Church. How about the other local church? Di marami ng bodies. Huwag mong gawing exclusive ang inclusive. Kaya yapang na mga Baptist. Eh yan ang muntik na hindi ako mapunta sa Baptist. Magpapunodize ako, pero hindi sa Baptist. Bakit? Kasi ang mga Baptist ang tuturo na kami lang merong authority mag-baptize. Hindi water baptism ang emphasis. Ang emphasis baptism of the Holy Spirit. Sapagkat nobody can perform the will of God without the power of the Holy Spirit. It's about the Holy Spirit, not being wet. In this church, alam natin na ang water baptism is only commitment to the local membership. Lahat na nga pumirma, hindi pa nga lahat tumutugon. Hello? Paano maging church members? Stipulated na. Basahin mo lang, alam mo na gagawin mo.
It's not my message. Look at verse 17. Verse 15, and he divided himself against them, he and his servants, by night, and he smote them, and pursued them unto Hobah, which is up, it's on the left hand of Damascus. And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the women also, and the people. Ano niya ba si Lord? Kapatid ba niya? Pamangkin. Di ba ba yung brother? Kasi we're one brother. Who's your father? Si Paul, sabi niya, we are all children of Abraham by faith. Sana makuha niyo ha? Hello? Pag church, may local church. May tulog na baptist sa local church. Pero meron church. Universal. Hello? Hello? Simple lang po sa akin yan. Huwag niyo i-complicate. See the Bible. And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and of the kings that were with him at the valley of Shava, which is the king's dale. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Sinalubong siya ni Melchizedek, sapagkat galing sa gera, pagod, hapo, inofera ni Melchizedek na ano? Bread and wine. He is the chief priest of the Most High God. Nung makakain si Abraham at saka yung 318, pinangaralan na. Kanya magbibigay muna tayo bago tayo mangaral. Hello? Eh nasa Bible yun eh, pinakain muna ni Melchizedek si Abraham bago niya tinuruan ng isang malaking katotohanan. Verse 19, ano yun? And he blessed him and said and taught him and made it clear to him, blessed be Abraham, the Most High God, possessor of heaven and earth. Abraham, kaunti ka lang, 5 kingdoms yung hinabol mo. You took all the spoils home with you. Because it was the Most High God who gave you the ability and prospered you to do so. And He is the God who is the owner of everything, possessor of heaven and earth. Hello? Clear? Amen. Bago ko magpatuloy? Clear ka ba? O verse 20. And blessed be the Most High God. Yan yan. Clear yan ha. Which hath delivered thy enemies into thy hand. Pinarealize niya, Abraham, hindi dahil sa magagaling ang army mo. Hindi dahil magaling ka. It was the Most High God which delivered, which accomplished in your behalf what you want to accomplish. And as a result, underline niyo sa inyo Bible yan. And he gave him sight of all. Kaya nga yung mga nagtuturo na sa atin daw ngayong panahon sa New Testament, hindi na raw dapat i-practice ang tithing. Right? Let me say this to these idiots and stupid Bible teachers. Because it's not in the Bible. By the way, hindi ako nagbumura pa. Sabi ako na stupid at saka idiot. Ha? Declarative word po yun. Hindi curse yun, declarative yun. Kasi idiot talaga sila. Natuturo sila na wala sa Bible. Ha? Alright. Tignan ninyo. Sa New Testament daw, kasi sa tithing daw, ay Old Testament na. Pag sinabi nila Old Testament, time of Moses. The law. Alright. Mamaya, expand ko yan. Sa New Testament daw, hindi na kinakailan tithing sapagkat dito raw ngayon ay ano, grace giving. Sabi ng isa, walang tao nagbago. Nahulog lang yung maskara ng suot niya. Kanya akala mo nagbago. Grace giving. Ipakinggan mo,
ang turo nila, ang gusto nila, ibigay mo lahat eh. Ibigay mo yung pinakamalaking amount na kaya mo. Teka muna, wala akong problema doon. Kasi kahit ibigay mo lahat, sa prinsipyo ng faithful stewardship that God owns everything, ano problema mo doon? Eh, kanya naman talaga yun. Hindi ka naman makapagbibigay kung hindi ka pagkakalooban ng Panginoon. Am I right? Kanya pa na i-practice ko for several years, at least 3 years, na ipinabalik ko 100% minimum. May pastor na tanong sa akin, Pastor, 100% minimum, siya, ibig sabihin nyo, nakakapagbigay ko 100+%. Oo, kasi yung sinasabi ko minimum, yung natatanggap ko regular basis from our church. Kasi may support ako rito. Ipinabalik ko lang 100% in tithes, through tithes and offering. Eh, hindi lang naman yung kayo ang ginagamit ng Panginoon sa akin. Kahit kuha, gagamitin ang Panginoon sa akin. Hello? He did that before. Are you with me? Kanina lang, nung may magkipagkamay sa akin, pabira. Sabi ko, pabira, papilin na. Yung silipin ko, ay papilin na. Sana lahat na makikipagkamay sa akin ang member ng Metro Laguna Baptist Church, may maramdaman ako. Pag tinignan ko ba kung bihira, kulay nila ang pinag-uusapan. Hindi yan ang doktrina. Wala akong problema magbigay ng major, ng highest amount. Kasi, pagdating dyan, di mo ko ba iisahan eh. Teka muna. Pinakamataas na amount. Paano may bibigay yung gayon hindi mo alam yung minimum? Hindi mo alam yung pinakamababa, paano may bibigay yung pinakamataas? Alam niyo ba kapatid, na ang minimum amount na pwede natin ibigay ngayon sa New Testament Church ay yung batayan ng pananampalataya ni Abraham, which is 10%. Opo. Sapagkat that's the reason why we ought to give tithes. Hindi dahil sa ayaw nating tawagin tayong magnanakaw. Anak tayo ng Diyos eh. Paano naman tayo naging magnanakaw niyan, kapatid? Huwag mong i-degrade ang pangalan na Diyos ang nag-assign. I can never call anyone a robber of God's possession because you cannot. Siya nagbigay, siya mag-aalis. Hello? Are you stronger than God? Stupid! Don't teach God's people false doctrine! Dito yung isang napakalaking grupo hindi makatulong sa atin kasi Pilipino rin ang sumira ng dapat katiwala yung binibigay sa akin. Dahil sa pera? Kinakailangan ko pa magpakilala. It's a waste of time. It's not about me. It's about the God who I'm serving. Hindi ako ang dapat makilala dito kundi yung Panginoon na tutulong sa atin. Yan ang reason baka nagbibigay ng tithes. Or to further elaborate it, look at verse 21. And the king of Sodom said unto Abraham, give me the persons and take the goods thyself. Sapagkat siya nga nanalo, spoil lahat, nasa kanya, ibigay mo na sa akin ang mga pinaghahagian ko. Kunin mo na lahat ng commodities. Ano sabi ni Abraham? And Abraham said to the king of Sodom, I have lift up my hand unto the Lord. Unto the Lord. Ano turo ni Melchizedek? The Most High God. Possessor of heaven and earth. Natuturin niya agad. I surrender. When you lift up your head, two ways siya. Surrender or praising. Sabi dun sa Exodus chapter 14, yung pinrich ko na one more play, lumabas sila with lifting up their hands sapagkat it's a gesture of what? Rejoicing. Dalawa lang yan, rejoicing or surrender.
I have lifted up my hand unto the Lord, the Most High God. Who is that Most High God? The possessor of heaven. Look at verse 23. What is his conviction? I will not take from a thread, even to a shoe lashing. I will not take anything that is thine. Wala akong kukunin, nagmula ang kalin sa iyo. Lest thou shouldest say, I have made Abraham. Hindi ikaw magpapayaman sa akin. Kasi kahit na yun nasa iyo, sa Panginoon ko yan. Kaya kung meron kang gusto itulong, doon na lang sa mga kasama ko, kasi pagod sila. Galit sa araw. If you want to reward them, so be it. Like yung ginawa ni Melchizedek, sinalubong siya, binigyan siya ng refreshment. Coming from a long journey. From a battle. Magtanongin ko kayo. Nung magbigay ng utos ang Panginoon through Moses, anong ginamit niya? Nasukatan, na minimum, 10%. Tanong, Diyos ang nabigay ng utos, di ba? Sa Israel, sino ang gaya? Ang Diyos o si Abraham? Sino ang gaya? Ha? Kung ang binigay ni Abraham, 20%, 20% ang gagawin natin standard because it's an act of faith. It's a gesture of recognizing that God owns everything. Pag meron ka 10,000, magkano sa Panginoon? Ha? 10,000. God owns everything. Kaya pag nakapagbigay ka, magkano man ang natira, tatanungin mo pa rin ang Panginoon as a faithful steward of God's possession. Lord, how do you want me to manage this remaining 90, 80, 70, 60, 50, or 40? Because that is still God's, not yours. Faithful stewardship. Kaya yung cheerful giving, at saka yung generous giving, outgrowth lang yan. Ng puso. Hindi ka na makapagbibigay cheerfully, hindi ka na makapagbibigay generously. If you are not taking that what you have is yours, because if that's yours, you will keep it. Naturally, amen? Hindi ba alam ba kayo doon? Oo. Oh, kaya nga lang tayo nakapagbibigay ng malaki kasi alam natin na yung binibigay natin sa Panginoon at kapag ginawa natin yun, ang Panginoon pa rin magbibigay. Kaya nga binago natin. The more we give, the more we give. Hindi. The more we give, the more we get. Hello, we're not giving to receive. We have received already, that's why we can give. Don't teach it in the reverse. Ang prinsipyong tinuturo natin sa New Testament, lahat galing sa Old Testament. Sapagkat ang Panginoon is building a nation like He is building His church. Hello? Must be done His way. O, Deuteronomy 16:17. Mark this on your Bible. Hindi na ako tumitigil sa outline ko eh, because this is an old message supposedly. Ano po? Bakit? Kasi, pagka-giving at faithful stewardship, hello? 1984, as a young believer, I started with 20. Tithes, 5% love, 5% mission giving. That's 20. And my faith grows throughout the year. Kaya kaya ko nang magbigay ng 100% minimum sa regular na tinatanggap ko. Sapagkat you can no longer disprove the faithfulness of God to me. To provide. Experience ko na yun. Kumbinsido na ako. Kaya nga ang tinuturo ko sa inyo, eh lahat yun, experience ko, yung mga kinukoin ko ng mga praises, marami yan. Isa dyan yung sinasabi ko na, yung sinasabi ko na, mamaya na lang, kalimutan ko. O, tingnan niyo, Deuteronomy 16:17.
Let's break it down. Word for word. Every man. May accepted? Wala. Wala. Every man shall give. Oh. Questionable ba yung giving? It's a command. Every man shall give. Paano ka magbibigay? As he is able. According to ability. May anong ability yung pinag-uusapan natin? Sabi ng Bible, according to the blessing of the Lord thy God, which He, your God, hath given you. Yun ang ability natin. Kung hindi tayo bibigyan ng Panginoon, wala tayo maibibigay. Clear? Kaya huwag mong ipagkait, anuman, kahit na 100% ang hingi ng Panginoon, ibigay mo kasi kaya niyang ibalik yan, nagigit pa, sapagkat mas marami yan kung saan ang galing yung hawak mo ngayon. Kahit na magpapatambling-tambling ka, gawin mo ang lahat, hindi ka makakakuha ng anuman kung hindi ka pagpapalain ng Panginoon. At kung may makuha ka man, mga kapatid, mas mababa yan sa pwedeng ibigay ng Panginoon. Kaya don't substitute God for anything. Can I get a loud amen for that? Amen. Yan ang prinsipyo. Galing kay Abraham yan, the father of our faith. Hindi tayo makapagbibigay kung hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. The more we give, the more we give. Para magkaroon ng complete turnaround. Kasi, if we give to receive, pag na-receive mo, tapos na eh. Parang gusto. Pero kung hindi yun ang motivation mo, tama ang motivation mo, habang sa tinuturo ng Bible, the more you give, na-receive mo, pinagpala ka lalo ng Panginoon, the more you give. It will go a complete cycle. Kaya masabi ko, there's no such thing as donor's fatigue. Mangyayari lang na wala ng donors kapag the Lord stop blessing people around us. Kailan tayo titigil na pagbibigay? Kapag malaki na ang property natin, malaki na ang mga pondo natin, nakapagpaaral tayo, professional na lahat, lahat talaga na gugustin natin na sa atin na do we stop giving? No! Kailan tayo dapat titigil sa pagbibigay? Pag tumigil na, Panginoon, pagpalain tayo kasi ubus tayo. Are you with me? Are we on the right track? Amen. Kaya pati sa kaiting, dapat tama ang motivation natin. Yes, that is the way for the Lord to fund His barns, His churches. Pero, huwag naman tayong para lang makuha natin ang pera ng mga tao po, ano mo, gimmick ang gagawin natin. Pagpabingo tayo bukas para ay mali. O Acts 11, ito yung clear demonstration sa New Testament. Baka sabihin nyo, natuturo lang ako dito ng hearsay. Ang tagal ko na itinuturo sa inyo ito kung nakikinig eh. Acts chapter 11. Ay, ako, bata preacher ako mga kapatid, pero I have the Spirit of God to understand the Bible. I don't need to copy from other preachers' teaching. Because I am applying what I'm teaching to you by example, as our financial secretary. Nagbabayad ako ng kotse ngayon, 43,000 pesos a month. And I'm giving back a minimum of 40% sa tinatanggap ko mula sa church. At siya na pinakiusap ko, napayagan nila ako, na magsisimula ako sa 20, eh hinamon ko kayo na magbigay ng double kasi gusto ko natin makuha yung tatlong makati sa harapan. Pinag-aralan ko yung income natin, kaya natin, doblehin lang natin. Nasabi ko, doblehin natin, lakas na loob. So, alam naman di ko doble. Pero takot ako kasi baka mahilaan ako ng kotse. Kasi ako nababayad ng kotse ko eh. Di ba kayo?
40%. Hanggang ngayon, 40%. So far, nakatanggap ako ng tawag sa banko. Sir, wala pa kami natatanggap, may pondo ba? Sabi ko sa kanya, maghintay ka lang. Sa Lunes, pag natanggap ko na yung mga calamity funds, baka hindi ako sa'yo. Full payment ko yun. 2 million lang ba yan? Hindi naman ganun ako. Hindi, biro lang ako ha! Kilala niyo ako! Nako, akusahan niyo na ako sa maraming bagay na ako'y bakla. Huwag lang sa ako'y magdala ako ng pera. Hindi kayo maniniwala kasi kahit na umarte ako, hindi bagay. Oo, kahit na artihin mo yan, hindi bagay. Acts chapter 11, let's stand up to as we give reverence to the reading of God's word. Acts 11, and I'll be short. Mula ngayon, nag-introduction pa ako. Mula ngayon, nag-introduction lang ako eh. Kaya pabihira, mas maganda na yun na intindihan mo yung background pag-uusapan natin. Acts chapter 11, beginning from verse 19. Ito na, ganda nito. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, kasi di ba pinatay si Stephen, traveled as far as Phinehas and Cyrus and Antioch. Ano ginagawa nila as they were scattered? Going around every place, preaching the word to none but to the Jews only. Kasi yan ang talaga, paninula. Okay? Kaya nga nung dininay ng Israel ang preaching of the gospel, dumating yung opportunity, law returned to the Gentiles. Hello? Yes. Kaya ngayon, wala ng Jews, wala ng Gentiles, sapagkat the Lord incorporated us. Well, in one body. Pero pakinggan mo muna, sarado mo kasi. In one body. Hello? Kasi kung in one body, ang laki ng Metro Laguna Baptist Church, kasi ako magiging pastor ng mga pastors at pastor ng mga churches. Hello? In one body, the church. Hello? Since the day of Pentecost till the day of rapture. Who knows it? Hindi yung pinakamagaling na Baptist, but the Holy Spirit himself. Is that arrogance? Yan lang ang paraan ko ng pagtuturo, but I am not an arrogant person. My sister told me so. Imagine of all the people, my beloved sister calling me A. The word? Arrogant. Eh, sa hindi ako marunong magsalita eh. Sa hindi ako marunong ng paikot-ikot. Sa iyo ng pagkakilala ko sa mga doktor at hospital, wala naman nagtayo ng hospital na hindi for business eh. Kaya nga sila ng doktor kasi gusto nila high-paying professional fees eh. Hello? Kasi kung hindi for the feast, pumunta ka sa mga flood victims na yun. Hoy! Kulong hoy! Kung hindi sa pera. Lahat, yan ang orientation natin. Mag-aral ka mabuti para kumita ka ng malaki. Lahat business. Whether you like it or not, whether you accept it or not. I can take good stewardship of myself. Alam ko kung kailan ako hihingi na tulong. To the Jews only. One body incorporated according to two. Both, kanya wala ng Jews, wala ng Gentile. We're all one. Children of God and parts of the body. Hello? Kanya yung tumutulong sa atin, local and international, that's the church. Hindi mo pwedeng gawin. May brand ang true church. Baptist lang. Eh,
Kagulo pa nga mga Baptist dyan, kung sino talaga sa mga Baptist, ang talagang Baptist nga eh. At Bride of Christ. Ay, naku mga kapatid, batang preacher ako ha, pero hindi ko sa inyo, nag-aaral ako ng Bible, hindi lang ako sa tumatanggap. Kung may panahon pa makipag-divide sa akin, tawagan mo ako, babayaran ako pa coffee mo. Verse 20. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they come to Antioch, spake unto the Grecians. That's Gentiles. Read your Bible as it is. To the Greeks. To the Gentiles. Preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them. And a great number believed and turned unto the Lord. Both Jews, yung kanilang priority, and the Gentiles. Kasi after na ng Pentecost, again the Holy Spirit. Then tidings of these things came unto the ears of the church, which was in Jerusalem. And they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch. Ito ngayon, yung nag-lead sa Acts chapter 15 to have a council. Talaga ba may naliligtas ng mga Gentiles? Talaga ba napuspo sila ng banal na Espiritu na gaya na experience natin sa Acts chapter 2? The day of Pentecost? Hello? Kaya kinakailangan ipaliwanag. Talagang nag-testify si Peter. Kasi sa pamagitan niya, nabuksan yung vision, nabukas na ang ministry to the Gentiles. May mga proselyting Jews, may mga legal Jews na sinasabi na sumunod kayo sa utos ni Moses. Patuloy din kayo. Sabi ni James na nag-head ng council, susulatan ko. Sapagkat ito ang conclusion natin. Walang ibang gagawin ang mga Gentiles. Kasi kahit tayo ba, hindi nakasunod kayo, nakinailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Wala tayong magagawa sa kanila, except yung dahil iisang katawan na tayo. Huwag na silang gumawa ng katitisunan sa atin. Huwag silang kumain ng mga bagay na offer to idols at may dugo. Yung may dugo na robit. Alam niyo ba sa mga European people, meron silang kinakat na mga fresh meat. Thin cut. Talaga may dugo. Gusto nila yun. Huwag lang ganun. Kasi kahit yung ginagawa niyo. Kaya ba meron umu-order ng steak na rare? Talagang ginanggan lang yun sa ano? Sa broiler. At pagkatapos, kakainin nila yun na may dugo. Kasi, may mga vampira pa rin hanggang ngayon. Mga Dracula, mga... Alam niyo naman, no? So, ayun lang, ang utos. Basahin niyo lang ang Bible niyo. Naituro mo na naman, madali na yan. Ano? Kasi hindi mo kayo pwede magulat sa mga sinasabi ko kayo, hindi ko naituro din yung pastor. Are you with me? Alam bago. Verse 23. Who when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man, full of the Holy Ghost and faith, and much people was added unto the Lord. The head of the body. Yeah. One body. Stupid. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the one man, particularly Church of Jerusalem. Kasi, in-establish na Panginoon sa Galilee, pero nung umalis siya, as the word of the Lord prospered, ang Jerusalem ang naging headquarter. And by the way, biblical map, ang reference point, Jerusalem.
Huwag ka magkakamali. Spiritual ba? Ang center is Jerusalem. Basahin mo lang ang geography mo. And when he had found Saul, si Barnabas, he brought him to Antioch, and it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the Christians were called where? What? Christians where? First, in Antioch. Not because of persecution, but because of their character. Because of how God transformed them. Huwag kayong maniwala na ang tawag sa kanila ay Christians because they were persecuted. It was the Lord who persecuted the church. It was God who scattered them. Para sila ay umikot all abroad. Pero hello, sabi ng Bible, and the hand, sabi dito, asan yun? He was a man of faith. Verse 24, for he was a good man, full of the Holy Ghost, and of faith, and much people were added unto the Lord. Asan ang persecution there? Do you see persecution there? I see harvest. Because of their character. Good man, full of the Holy Ghost, faith. That's why the Lord worked mightily. Then in context of 26, Christians ought to be peculiar people, consistent sa turo ni Peter. Consistent sa turo ng Panginoon, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Let your light so shine before men that they may what? See your good works and glorify your Father which is in heaven. Kung ginawa lang talaga natin at tabraho natin, not only singing people need the Lord, kahit ako pinakamagaling umawit na, kung hindi ka naman nagsosawin eh. Walang halaga yun. We exist as a local church for the fulfillment of the gospel. Dapat bago na itong backdrop na ito. Pinapili ako ni Cedric na tatlong theme for the year. Wala ang puso ko niya ba? Pero ang ganda, works of art. Sabi ko sa kanya, i-present mo sa akin ang concept na magra-rally sa ating bilang isang church to fulfill Christ's Great Commission. Sapagkat nagbibiro lang tayo, we're deceiving ourselves kung tayo tatawagin natin ang ating sarili na Church of Christ. Tanong, when was the last time you shared the gospel? Hey preacher, when was the last time you dip somebody in water? Huh? You, when was the last time you dip a person in water? That's our work. Hindi ko lang trabaho yun. We're the church. We're a local church. Maglulukuhan lang tayo rito. If not for the Great Commission. Verse 27. Character of the church, how they grew. O tingnan nyo. Sapagkat 11 from chapter 2, ilang chapter lang yan. So, syempre, parang infanthood pa lang na church. Ha? May pains. May pains. Napakarami yan. Kaya huwag kayong iiwas sa mga pains. Sapagkat yung pains ay God sent para tayo mag-grow spiritually by doctrine and by biblical morality. Look at verse 27. And in those days came prophets where? From Jerusalem, the headquarter, to Antioch. Kasi this time, sent na talaga yung Antioch. Kasi doon ang galing talaga yung birth pumps ng ano.
ng salvation ng mga Gentiles. And there stood up one of them. Mananampalataya ito. Ang pangalan is si Agabus. And signified by the Spirit. Kinakasihan, fulfilled by the Holy Spirit, that there should be what? A great dearth, a great famine throughout all the world. Which came to pass in the days of Claudius Caesar. Oh, hindi naman ako magpipreach sa inyo ng extensively kung anong panahon yan. Pero may reference tayo, seek out Claudius Caesar. When did he reign over Jerusalem? Look at verse 29. Pinrapisaya, dapat kayo maganda, prepared servants, 318. Then the disciples, every man, according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. Huwag niyo kalimutan, Deuteronomy 16:17. Ilagay niyo na dyan, so chain reference. So 29, Deuteronomy 16:17. Everyone shall give as he is able according to the blessing which the Lord thy God hath given thee. According to the ability which the Lord hath given thee. Verse 30, which also they did. Ginawa nila, they sent relief and sent it to the elders by the hands of what? Barnabas. And so, couriers. Couriers. Si Apostle Paul, nagsimula, natanggapit-bit lang ng money order. Kaya nung siya na, binabanggit niya, marami siya mga money couriers din. In the name or in the person of Titus, Timothy, Epaphroditus. Hello? Kanya sabi ni Apostle Paul, nung siya na, eh, kapag kayang sino man sa mga yan, eh mamumulekta sa inyo at hindi kagaya ng Espiritu ko. Kasi he learned everything by experience. Lord, tulungan niyo po ako. Pumapasok naman po ang aking natumali sa kanila ko panagalan naman. Fill me with your Holy Spirit. I want to be a blessing more than a curse to you. Lord, maraming salamat po sapagkat hindi mo pinapahitulutan na hindi ko marinig at maramdaman the soft prodding, the very still small voice of the Holy Spirit. Lord, cast away the curse that I made. Cast upon your people. I want you to bless your people. I want you to bless the hearers of the word. For I pray all these things in Christ's most precious name. Amen. Thank you very much and please be seated. A great revival has to be experienced in Antioch. Hindi has to be experienced, had broken out, rather, in Antioch. And Christians originated from this revival. Kaya nga the name Christian is a product of revival, the work of God. The spirit of giving always accompanies revival. When there is no revival, there will be no right mindset concerning faithful stewardship, which will result to cheerful and generous giving. Kaya makikita natin various revivals in the Old Testament, kahit na sa New Testament, makikita natin na it is always the work of God under Hezekiah's time. Yan po. Under Josiah's time. Nehemiah, when he rebuilt the wall in 52 days, the great task was accomplished because all people had a mind to work. In the early church,
from Acts chapter 2 to Acts chapter 4, when all the believers were empowered by the Holy Spirit, that it was so easy for them to give up their all to God. They gave their all, starting Acts chapter 2. Hindi natin magagawa ang utos ng Panginoon without the fullness of the Holy Spirit. I believe one reason for this is when we experience revival, we die to self and recognize God as the Lord of our bank accounts and financial resources. Huwag natin tignan kung ano ang meron tayo sa ating kamay sapagkat maliliit lang po ang ating mga palad. Tumingin tayo sa kamay ng Panginoon sapagkat higit na mas malaki at higit na makapangyarihan sa anumang, sa sino mang tao sa buong mundo. You will call me a fool if I am not depending to the commitments of the people who have expressed that they will be helping us in our ministry, reaching out to the flood victims. But more than trusting them, I trust my God who gave me the vision. Isinier ko lang naman sa kanila. Are you with me? Can I get a loud amen? Participate. Amen? Sinier ko lang sa kanila ang vision. For I was disobedient to the heavenly vision. Wala akong magagawa kung kikim-kimin ko yun. Borrow empty vessels, not a few. We need all the help we can afford. Kaya masabi ko, only those people who have personal relationship with God can see what we saw, can feel what we felt, can partner us with what we want to achieve. We don't need as much money as we need revival. We need revival more than anything. Revival means falling in love with Jesus once again. One more time. Sabi niya sa Church of Ephesus, remember when thou art fallen. And repent and do the first things. And do the first works. I have something against you, thou hast not thy first love. Naalala mo ni kay bago mo na napalataya, how much do you love the Bible? How much time you spend in prayer? Mga kapatid, if you are not reading the Bible the way God wants you to dig into it, and you're not praying the way God wants you to pray, as if everything depends on it, you need your Bible. We cannot talk about giving without us experiencing first the reviving Spirit of God to revive us to fall in love again once more to God, with God. Pero gusto ko kayo encourage na when revival comes, God's work will never lack God's funds or blessings. Kaya masabi ni Pastor Keith, by the way, yan sinasabi ko sa inyo. Makipag-partner na ako kay Pastor King. Mas marami kami ma-influensyahan na mga pastor internationally. Peace yun sa amin ng Pilipinas. Kaya nga ngayon, nag-message ako dun sa group chat namin na isa ako sa mga founders. Isa na isa ako nag-participate doon sa, kasi nababagal ang internet connection namin.
balik ka na gusto. Kasi, yung pag-share ko na sa kanila na bisyo natin sa account eh, nalulunod sila. Madalas napakinggan natin, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pero I think I can give you a better statement. You can give without experiencing revival, but you cannot have revival without giving. ₱490,000 by the end of the week para tayo makatulong sa 700 families with 700 worth of food pack. That's impossible. Pero tayo ang dapat na maka-experience sa revival. Hello? Hello? At ang revival, hindi pwedeng gawin ng pastor. Walang pwedeng makagawa ng revival. You cannot orchestrate revival to yourself. It is the work of the Holy Spirit. By understanding and submitting to this word. Si Prophet Agabus nag-prophesy. Brace up yourself. Put on your seatbelt, sapagkat there will be a worldwide fund. Pero mga kaibigan, mga kapatid, ang message is not a message of doom, but rather, it is a message for the believers to express acts of love. Kasi ito na yung result, 29 and 30. The result of them hearing the prophecy. Kasi talagang ang Panginoon, tulo, ang Holy Spirit na bibigay ng understanding kanya, talagang obedient sila lahat. Acts of love. On several points, if you are taking notes. Number one, the people who ought to give. The people who ought to give. Verse 26 and verse 29 ang ating reference. Sabi ng Bible, the disciples, the Christians. The work of the Lord cannot be entrusted to unbelievers or to the people of the world. We are the caretakers of God's ministry. God's work will not be supported by the unsaved people. All God's people should take part in giving. And local church tayo naman nagbibigay, hindi lamang just to sustain ourselves, kundi for us to be able to share to others as well. Napatid niyo ba yung video na sinier ko? Ang ganda eh. Yung toy car, mag-ama, toy car, battery operated, at saka yung four-wheel drive na tatay niya, naglagay ng panghila, towing cable, sino ang hihila? Yung maliit, yung toy car. So, sakay siya, step on the pedal, at yung tatay naman niya, hindi siya biniko. Alam naman tumapak sa brake yun. Di-discouraging sa anak niya. So, habang nag-accelerate yung maliit na sakyan, yung four-wheel drive, umuusap. Alam niyo mga kapatid, sabi ko sa senior ko yun, ito ang tunay na partnership. Ang malaki at ang maliit nagtutulong-tulong, hindi sa kung sino ang makikinabang the most. Hello? Parehas panalo yung magama eh. Kasi, exhorted yung anak, masaya yung anak. Proud father siya sapagkat na-develop niya yung faith na anak niya na meron siya magagawa even on his own little way. Ang mga maliliit na church, mga kapatid, puno ang aking mailbox
kailangan nila ng tulong. Pero hindi namamahulugan na ang maliit na church ay hindi dapat makatulong kahit na sa mga malalaking church na salanta, sapagkat marami din na salanta na malalaking mga churches. We're one body. We're in the same boat. Don't rock the boat, because when the boat sinks, we sink all together. The people to give, tayo na nagsasabing mga mananampalataya. Kaya sabi ko, we are in the church age. At kung meron mong gagamitin ang Panginoon to address the need of the world, it's still the church. You know my definition of church? Hindi pwede magtulong-tulungan ang mga members ng Kingdom of Satan, fine. Pero hindi sila makakapagtulong-tulong para sa atin. We're warring, we're battling against each other. Ako nagre-reach out sa mga local government officials natin, expressing our partnership. Pero minamata nila tayo. Anong maitutulong nyo? O ngayon nila ako matahin. Ngayon nila tayo matahin. Sapagkat it's not the church and the government working independently, but we are to work together. Iba ang layunin nila. Kung politiko sila, fine with me. I'm not a politician. I'm a pastor. Iba ang concern ko. Spiritual. Sila, bahala sila for all who cares. Pero tayo, kanya mga kapatid, isa kayo sa inaasahan ko magbibigay ng mga empty vessels for the Lord to fill. Huwag tayo umasa sa mga taong sinabi ko at sa mga taong darating pa, sapagkat bago sila pagpalain ng Panginoon, tayo muna, tayo nakakita. Yung nakita natin, hindi nila nakikita, i-share natin. It's not in the reverse. Number two, the proportion of giving. The proportion of giving. Look at verse 29. And the disciples, every man, nobody is exempted according to their individual ability. Determine. Well, that's the turning point. In determination. Kasi kahit na meron ka, walang makakakuha nun sa iyo. Hello? Are you with me? Kung hindi ka determined to be a channel of blessing. In-expound ko na yung kanina, pwede natin iwanan. According to his ability, that's the key phrase. That is according to how much God has given you. Hindi ka pwede magbigay ng hindi buti natanggap mula sa Panginoon. Ito ang kagandahan sa atin. Lord, bless me so I can bless others. So, huwag ko na kayo ng malakas. Kung naniniwala kayo, gusto niyo bang pagpalaki kayo ng Panginoon? O makinig kayo, ha? Kanina, sa evangelistic natin, yung gift of salvation ay nagbigay na sa iyo ng authority na lahat ng mga kailangan mo para mabuhay, assured na yun. Romans 8:32. Yung pangangailangan mo, sagot na ng Panginoon. Kanya pagka magre-require ka ng blessing sa Panginoon, when you say, Lord, bless me. Sabihin mo nga, Lord, bless me. Lord, bless us. Eh ako, Panginoon. What for? What for?
Ang dali humingi ng blessing sa Panginoon. Pero ang tanong, bakit mo gusto pagpalaan kita? Eh di ba sagot ko na, Romans 8:32? Di ba? Hindi ka ba naniniwala doon? Di ba naniniwala sa Matthew 6:33? Sagot ko na eh. Sagot ko na eh. Pero ang hindi natin na i-apply, John 4:34. Flash it on the screen. Who said it? Jesus. My meat. Binugay mo sa Bible yung salitang meat. Pagkain. Pagkain ang isip dyan. Isip dyan 4:34, di ba? Nung kausap niya yung Samaritan woman by the well, umalis yung mga disciples to buy food because it's about noon. Pagbalik nila, eh sabi niya, hindi ako nagugutom. Sabi mo mga disciples, baka may nagbigay na sa kanya, kanya hindi siya nagugutom. Nakisahan tayo. Nagkadayaan na naman. Nakakain na siya, tayo hindi pa. Pero hindi physical food ang sinasabi ng Panginoon. So, Matthew 6:33, physical food. Pero yung higher food, meat, kasama na dun eh. Kasama na dun. My meat, my food, is to do the will of Him that sent me. Sino yun? God of Christ. And to finish His work. Sinimula niya na ang trabaho, nagsimula ng Diyos sa atin. Oh, faith! Kumukutig na lang para kung hindi mo na itigayang sinasabi mo. Nagsimula na ang Diyos sa'yo. Niligtas ka niya na. Tama? Sinimula niya na eh, kasi hindi mo magagawa ang trabaho kung hindi ka iligtas sa Panginoon. Bakit? Lahat ng ligtas may common possession. Sino yun? Sino yun? The Holy Spirit. Kaya yung hindi disciple, hindi Christian, hindi dapat asahan. Gets? Nagsimula na ang Diyos. Kung talaga ligtas ka, may Holy Spirit. Sinimulan niya, tapusin mo. Analahanin niyo lang ang pelikula ni June Aristoreras. Kinala niyo si June Aristoreras? Kaibigan ng tita ko, patay na, nakikita na sila. Kung nasaan man sila, kung pala sa impyerno, kung pala sa langit. Kasi yung tita ko, ang palatagdan niya lang kayo. Hanggang sa namatay yun. Si Joseph ang talaga nag-suffer pa na doon. Hindi namatay. Kasi na, wala ako. Nasa sinyo ko na ako. Pero wala yun. Gawin niya saan ko na ganyan. Chichu, bitawag ka. Oo, naman. Sige na nga, ito na nga. Lahat ako mabariya. Ibigay na sa akin. Kasi talaga naman pupunta ako doon. Gusto kong bariya ng pera ako. Pero nung naligtas ako, sinyero ko ng gospel. Stupid talaga, paano namang hindi ko alam? Hindi ko pa talaga alam, kaya nga sinishare ko sa'yo. Kaya kung saan mo sila, magkikita sila ni Gina Restorenas kung sa idea mo. Ang pelikula ni Gina Restorenas ay ito. Sinimulan ko! Tapusin mo! Ayun, tandaan niya rin. Nagsimula na ang Diyos sa atin. With much investment, the blood of His only begotten Son, you can finish the work. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, nandiyan din sa John 4, nasa John 4 din eh, greater works than this shall you do. Pakita nyo nga, ano? Greater works than this shall you do. Nasa John 4 din eh. Hindi ako nagkakamit. 14? Oh, sige. John 14:12. Matingnan niyo. Pag nagpasa kayo ng Bible, may mga near context and remote context. Hindi pwede mag-violate ang one verse or a scripture with another scripture. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do. Ano ba yung works na ginawa niya? The works that the Father wants him to do. Na sinimulan ng Diyos. Ano? Shall you do also?
And greater works than this shall you do. Why? Because I go unto my Father. Listen. Ano ang significance ng Panginoon going to the Father na nung siya ay namatay and he rose again, he ascended back to heaven. What's the relevance about that? Consistent sa mga past teachings of doctrines ko dito. Number one, sapagkat it is needful for you, for me to live, because if I will not live, you will not receive the Comforter. That's the Holy Spirit. Kanya nga, nung siya ay nandito, yung mga first members ng local church, wala pa silang Holy Spirit. Kasi hindi pwedeng magdalawa ang Comforter. Kaya nga nung si Kristo ay namatay, nawala yung peace nila, nawala yung comfort. Pero sabi ng Panginoon, pag alis ko, I will send the Comforter. Another Comforter. Nakasama niyo ako, makakasama niyo siya. Ang pagkakaiba, hindi lahat ng pagkakataon, they were with Jesus. Pero yung Holy Spirit will be continuing in us. Kaya the church began, the church age began sa Acts chapter 2 when the Holy Spirit came. And the church, yung tunay na member ng church, ay hindi lang pinalalahanan ng Holy Spirit because that's the member of the family of God, pero yung tunay na church empowered to do a task na we cannot do normally without the Holy Spirit. Acts chapter 2 and verse 8. And you shall receive what? Power. What kind of power? And you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Through the Holy Spirit. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Hindi naman nagampanan ito ng mga sinasabihan niya doon sa Acts chapter 2 and verse 18. Mga naubos na yun eh. Hello? Kung yun lang ang church na tinutukoy, hindi nila narating ang uttermost part of the earth. Tayo na ngayon yun. Yun yung bumubuo ng one body, the church. Clear? Clear? Heaven kaya na kayo dahil kala yung tinatakot ko kayo. Huwag ka na, mag-aaral kayo ng Bible nyo. Ordinarily ba? Makakapag-share ka ng gospel? Timid ka ba eh? Mapahiya ako. Mapahiya ako. Sa totoo lang, pag soul winner, probably spirit-filled. Oh, probably. Kasi kami noon talaga tinatadyakan eh. Lumabas para mag-soul winner. Ang goal namin, mapatanggap lang. Mapasabay lang sa panalangin. Kaya tinan mo kanina, yung pinasabay ko, huwag ka sasabay ha. Pwede pa rin tindihan. Kasi mas marami pinadala sa impiyano yung repeat after me prayer. Tapos hindi tinanong nag-soul win at nag-preacher. O ngayon, ano ka na? Ligtas ka na ha? Ligtas ka na ha? Aba, siya nagdikta. E di ba, stupidity yun? Ituro mo lang ang Bible. Kaya mga street preachers, there are not too many tried. Wala nakakapakinig. Paano magdidesisyon ang hindi nakarinig? Ang daming deceitful. Deceitfulness sa rin sa sanlibutan. Makinig kayo sa pastor nyo, hindi ko kayo nadayain. Hindi ko kayo nalasunin. Sapagkat, kala mo busy ka, marami kang ginagawa. Pero kung hindi ka ayon sa pamaraan ng Panginoon at hindi ayon sa salita ng Bible, hindi ka naman makakatanggap ng tunay na pagpapala eh. Pero pwede ka pa paniwalain ang
Diablo, para magpatuloy ka sa mali. Hindi ka naman sasalayan ng Diablo sa paggawa ng mali na mapapalayo ka sa Panginoon eh. Gagamitin pa nga na yun para ka kulto batis eh. Alam niyo ba may kulto batis? Di marami! Yung mga prosperity gospel preachers. Ang dami sa baptist niyan. O meron ka nito? O meron ka nito? Para pang yung mga meron sila na wala tayo, tanda na pinagura sila ng Panginoon, tayo hindi. Eh hindi garantiya ang material na bagay dahil pinagura ka ng Panginoon. Sapagkat kung ganon ang pamantayan mo, nasaan si ang Diyos sa buhay ni Job when he was suffering? Nasaan ang Diyos with Joseph nung siya ay naghihirap, binenta ng kapatid, accused with a crime he did not commit and was forgotten for at least 12 years. He suffered. Where is God as to his promise to Israel? Huh? Mag-aantay pa sila hanggang matapos ang church age. Tapos, lilinisin pa sila kasi hindi lahat ng Israel papasok sa millennial kingdom. So far, meron ba akong tinuro sa inyo na hindi consistent sa Bible? Mag-aantay pa sila. Pero hindi sila lubos sa pinabayaan ng Panginoon. Ang yaman ng Israel. Karamihan mga ginagamit natin ngayon kaling sa Israel. The proportion of giving according to God's given ability. The purpose to give. Why are we giving? Sabi ng Bible sa verse 29, they were determined to send relief. They were determined to send relief. It wasn't done haphazardly. Hindi ako magmamadali. Kung ang vision na nilagay sa akin ng Panginoon ay tutuparin niya, that's 1 million every week. 1 million for food packs alone. 1 million a week for 2 to 3 months. Or even longer, may the Lord for weeks. It wasn't done haphazardly. It was a matter of purpose. It was a matter of purpose. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, give me the benefit of the doubt. Kung gusto ko lang magpasikat, mali ang pangamaraan. Hindi kasi sila. Anong possibility na magkaroon ako ng 490,000 by the end of the week? Very near. NIL. Alam niyo NIL? Yan ang common term ng mga warehouse guy. May stock pa tayo? Nil. Not in location. Cannot be found. It's impossible. Mali pa ang maraan ko kung pagsikat ay isip ko. Mabibigo na naman ako. Ang yapag lang kasi ng Pastor Joey Reyes. Taas ng pangarap. Wala namang binagbat. Ano ang sasabihin nila? Wala binagbat. Kasi ang nagsasalita, eh 150 years na sa ministry. Eh tayo naman 12 years old. Anong panama mo kay Manny Pacquiao kung boxing ang pag-uusapan? Hindi mo naman linya yun. O hindi, talaga walang pinagba. 150 years ka na. 12 lang ako eh. Hindi kasi sikat mo. It was a matter of purpose. It was for a specific purpose. Hindi pagsikat natin, kundi pagpapalagahan ng kalulatian ng Panginoon. Amen. Ang bantayan po ninyo kung paano kikilisan.
Opo, doon ako excited. Hindi sa kundi yung hinaharap natin. Kundi ko ano yung hinaharap natin. Doon ako excited. Paano kikilos ako? Number four, the place to give. Giving is to be channeled through the local church. Alam niyo na teaching dyan, Ephesians 3:20-21, so that the glory will be to Christ through the church. We're in the church age, church ang gagamitin ng Panginoon para tayo maging channel of blessing to the needs of the people around us. And lastly, the performance of giving. Verse 30, which also they did. Of course, may mga prime movers, mga naunang nagpakita ng ganun pagkilos, di nakakita, which also they did. My beloved brother, in the Lord, huwag niyo na tignan ang personality na yung pastor sa Lord. Hindi ko kayang pag-uwi na ako sa Lord. It's only the Holy Spirit that can change. But you see what you get. Sabi ko nga sa inyo, ang laki na ng pera ang pumasok at papasok pa. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Because I have been communicating with these people internationally and locally, secretly. Kung hindi ko sasabihin sa inyo, hindi nyo alam. Pwede ko ba kayong abusuhin sapagkat meron tayong fund? Papaniwalain ko lang kayo na may ginagawa tayo. Pero, it's not me. Huwag niyo akong pagdadaan sa Lord. Huwag niyo akong katulad sa pamaraan na aking panalunan na hindi po ako trained to be an eloquent public speaker. I don't have the training. Binila ako ni Diyosa ng libro para maging magaling na public speaker. Hindi ko matapos sapagkat pag binabasa ko, sabi ko, hindi ako ito. Ang dami kong babaguhin sa aking sarili. Nagiging discouragement lang sa akin. Pero alam mo mga kapatid, I am not a guy who is an intern. Naginamit ang kapatid ko. I'm not arrogant. You go to the Webster Dictionary and go for the definition of arrogance. I just speak the truth. Hindi ako nagmamagaling. Hindi ako nagmamagaling. Tignan ko lang si Cedric. Mas madali kasi sa akin. O sinabi ko na kay Cedric yan. O sa ibang mga pastor ata. Sabi ko nung una-una, intimidated na ako kay Cedric. Kasi, daming alam. Matalino. Baka ako may libro na nabasa na hindi ko nabasa. Di ba? Inferior ka na. Pero ang kaalaman na hindi na ikonverte sa pakinabang kalugian. Ako wala masyadong alam. Ang mga yumaman na mga naku sa ating mga matatanda, walang karunungan pero madiskarte. Madiskarte. Nagkakaroon ng laking lupa, nagkakaroon ng magandang negosyo, pero hindi ko graduate. Madiskarte. Noong ko pa sinasabi ko, nakinig kayo, sanitize your timeline because there are people who will help you in the future, whom you do not know in a personal level, but will get to know you as they browse who you are sa social media. Di nag-imbisti ka sa akin. 30 years in the Philippines. He knows the mentality of the Philippines.
He knows how the ministries, you know, go around and progress in the field. Yung kinausap niya ako, as if, parang talaga, pwede ko talaga lukuhin, parang gano'n. Pero hindi niya naramdaman. 30 years in the Philippines, naranasan ang Yolanda. Hindi ko pwede lukuhin, naranasan ang Yolanda. Ngayon, mag-i-experiment ng Zoom conference sa mga business people ng kanila church leaders. Endeavoring to send. Let's not just talk about it as we did today. Let's do it. Let's not just talk about giving. Let's do it. Would you? Every happy bow and every happy close. Every head be bowed and every eye be closed. Wala tayo ba'y bibigay kung hindi tayo papapalahan ko niya. Just be determined and be a willing, faithful steward of God's possession to be a channel of blessings for others. Pastor, I will be your partner in reaching out to the less fortunate people in our community. I don't have much, but I can give according to how the Lord will bless you. In this regiment, that is your desire. So, I'll be your partner. Regiment, okay, Maria, I'm your pastor. You will encourage me. Come on, regiment. I will be part of your, I will be a partner. I will be a partner. In many ways, prayer, giving, standing, physical support, moral encouragement, maraming tayong gano'n. Mga kapatid, we're not serving them. You're not serving me. Serve the God that I serve. Don't flatter me with raising your hands unless that's a personal commitment to the Lord and determination to be a channel of blessing. Lahat na nataas ng kamay, mag hindi nataas ng kamay, if that is your desire, I want you to be on your knees. Come on. Be on your knees and pray. Pray sincerely, faithful unto God. Lord, would you please bless me? And if the Lord would ask why, answer him. Because Lord, I can thank you for all the blessings that you have given me. I want other people to be blessed through me. Would you touch other people through me with the little things that I have? Baka ito talaga ang ministry natin. Ilang beses na akong binigo ng Panginoon. Pagka-acquire ng property, pagka-acquire ng building, ang dami na, ang dami beses na napahiya, hindi na sila naniniwala sa akin. Baka ito ang ministry natin, community talaga, transforming people. Sa bilang ng mga tao na hindi natin kayang ipasok sa pinakamalaking gusali na nakikita natin na pag-aari ng Baptist. 700 people. 700 people in different evacuation centers could be our ministry. 700 people is more than 700 families. 700 families. 1,400 individuals cannot fit in what auditorium we have right now. But we can minister to them as we go to them where they are. Revolutionary. Baka yan ang gawin ng talaga church. And that's the church.
reaching out. Lord, behold your people. We're broken. You have rebuilt us because our mindset is wrong. We have been taught the wrong way. May mga orientation kami na hindi orientation na Metro Laguna Baptist Church. As a 12-year-old church, we all came from different backgrounds, education, orientation, cultural experience. Lord, hindi po ako pwede magmadali. 12 taon ay napaka-exact for us to realize what would you want us to be. But Lord, thank you very much that we're learning. We have been consistent since our inception as a mission. 3 years as a mission, 12 years as a church, 15 short years. But Lord, we have learned a lot because you're with us. Patuloy mo po kami tulungan. Hindi na kami mag-i-endeavor ng malaking facility. Sapagkat hindi naman namin madadala lahat ng mga tao. At kung madala man namin ang lahat ng tao sa kalamba, wala rin kami paglalagyan kahit na sa pinakamalaki pa maipunta namin ang property. Lord, mali na naman ang nasimulan. Lord, you're not building temples. You're building temples in the lives of believers that will turn to you from darkness to light, from sin to righteousness. Na merong magiging batayan ng kanilang pamumuhay sapagkat nakita nila kung paano ka gumawa sa aming buhay, kung paano kami binago. Lord, we want to remain that way. Tulungan niyo po kami, Panginoon. It's quite revolutionary. It's quite new that our orientation, kahit ako po, naninibago. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Help us transform one city after another, barangay after another. Lord, sa tatlong na itutulungan namin, dalawang barangay, isang sityo. Tulungan niyo po kami sa pinakamaliit na pwede po namin i-lead, na mag-dedicate ng kanilang kabuuan, starting to the leaders and the followers. Ang barangay sityo, sa Lincheria, kasama namin ang dalawang konsihal kanina, na ma-dedicate ang sityo ng God to Christ. Sapagkat sila parating dumadanas ng mga ganito patigitaan kapag umaapaw ang Laguna Divide. Tulungan niyo po, Panginoon, na you set them apart and you set them over sa ibang mga taong masasalantanin ng baha. Pero because they have dedicated themselves to you, Lord, you will spare them. Lord, please, napaka-easy na lang po ng panahon. Alam namin at hindi namin alam kung kano pa meron kami panahon. Will you please help us? Magpalain po ang aming endeavors na alam po namin na hindi namin magagawa, marito na lang na kayo makialam. At tulungan po. At pagpalain po. Kaya po patuloy na ako bigos, kapahay din na dalangin. Si pangalan ni Kristo Jesus. Amen. All the people say, Amen. Thank you very much. So kanina, kasi ang daming bisita, hindi tayo nakapag-announce ng offerings at naka-uwi ang iba mga kapatiran natin. Ngayon po ay magbigay tayo as an application to the message. Huwag niyo mo nang alisin. Mag-apply, let's not just talk about it, let's do it. Ito po, on top and above your tithes and offerings. Tithes na lang tayo, at saka offerings. Ito po, ako na magpa-budget together with my financial staff kung saan pupunta yung mga
higit na sa pangangailangan natin. Hindi tayo nag-iipon ng pera. Wala tayong savings. Checking account tayo. Ibig sabihin, we are on the disbursement. We're not saving money. I'm not into saving money. I don't have a bank account advisor. Wala akong bank account advisor. I'm not into saving. I'm into trusting God. Kaya kung meron tayong pera, palabas lahat dyan para makatulog. Pero lahat na lumalabas, recorded natin. So I want you to give faithfully above and over your tithes and offerings. Will you do that? Thank you very much. Gusto ko sila kasi tumutugtog sila, ikaw hindi. Pero mas magaling ka. Pero sila tumutugtog. Si Sandra, kita ko kahapon. Bagamat yung pagkakita ko kay Sandra kahapon, 6 na oras ang binuro ko mula rito hanggang sumpa. 6 na oras mga kapatid. Ah, grabe, hindi na naman. Binubugbog, Brad, binubugbog ni Edgar. Sinusubo ko na sa'yo ngayon. Binubugbog. Kaya kanina, tumitingin kay Edgar, ano, sampalin na naman ako ngayon. Natatakot na eh. Magpa-practice sila. Ano yun, tagal? Online. Kasama si, ano, si Abigail. At saka, ewan ko kung ito, tama, kasama ito mga ito. Hindi magtama-tama. Kasi, ang gamit ng isa smart, yung isa gamit globe, yung isa PLDT, yung isa convergence. Kaya, hindi sila magtama-tama. Kahapon, ang nagtuturo, ang nagpa-practice lang ito si Edgar at saka si Ero. Makikita ko, apat sila eh. Para magkasundo sila dyan. It's a real okay. Yes. Oo. Kaya, we can do better. Amen? Sapagkat marami loko tayo. Tayo magsitayin lahat. Did you enjoy it? Amen! Hindi tayo nakapag-celebrate na anniversary natin. Binawian ko kayo, ha? Ayun ako mga kapatid, yun ang nagpahina talaga sa akin, hindi yung COVID-19. Kasi hindi ko alam kung talaga nito mama sa akin, COVID-19. Kasi hindi nga natin alam
kung ano yung sikreto tinatago nila sa akin. Kasi iba naman yung tinitignan nila sa akin. Iba yung ginagawa nila sa akin, hindi naman COVID. Ako magsasabi sa inyo mga sa pagkat na-experience ko, hindi naman COVID ang ginagawa. Wala namang gamot sa virus eh. May gamot ba sa virus? Walang gamot sa virus. Kaya yung tawag nito, yung vaccine, hindi gamot yun. Prevention pa rin yun. Oh, hindi gamot yun. Kailangan tatakutin ka na kahit na nagumaling ka na, eh hindi pa rin imposible na ikaw ay hindi magkaroon ulit. Kasi nga, para umasa ka dun saan? Sa vaccine. Ganun lang yun. Yung sikreto, hindi natin alam. Pero hindi ko pinasusubalian na may virus. There's no cure to virus. Any virus. Hanggang ngayon, may SARS pa. Andiyan lang. Pero dahil nag-develop na tayo ng immunity. Alam niyo ba yan? Nag-develop na tayo ng immunity kanya. Hindi na siya napapansin. Ngayon, ibang virus. You see? So, I need the prime movers this week. Ano po, bukas lang, itatagatin tayong 700 containers. If you're available, yung magsalansan lang yan, mapapabilis ang trabaho. At yung paglilipat ng mga ma-fill na container, bagamat malapit, kailangan natin strong arms. Diba? Makakatulong niyo ako because hindi pa sila yung kanan ko. Pero yung kaliwa ko, hindi ko na kaya yung dalawa. Diba? So, I'll be there with you tomorrow sapagkat kapag hindi ako dumating, COD ang usapan, cash on delivery. So, be there. No, kahit yung mga babae, magdala lang kayo ng, ano, ng mga basahan kasi syempre, lilinisan yung container, loob at labas, basa yun, re-refinal. Yung parang ipunasan lang natin kasi pagka in-stockpile natin yun ng basa, ang normal na mangyayari, yung alikabok didikit, dudumi. So, gusto ko ma-stockpile yun ng maayos at tuyo. So, the ladies can do that. The men can do that. Ferry or the carry tomorrow, ano po. At yung pag-deliver sa mga evacuation areas, another thing. I need preachers, I need the teachers to children, I need the, kasi kung simultaneous yan, wala pa yung commodity, pwedeng may preacher na. Ika-gather na natin. May preacher na. Para makapag-preach ng huwag kayo pa ulit-ulit sa gospel. Mag-preach kayo ng hope. Mag-preach kayo ng reality of God. Kahit na experience ninyo, bigyan nyo sila ng pag-asa na it's not the end of the world. Ano po? At sabihin ninyo, yung mga babalikan ninyo kung sila, picturean ninyo, videoan ninyo, submit nyo sa akin. Kayo mga kalalakihan, especially adults men. Are you listening, adults men? Si Pedro at saka si Nesto, parehas na counselor. Ewan ko kung binubola ako na nagsabi sa akin, sabi doon ang dalawang counselors, ang galing mag-preach ng pastorino. Ay, salamat, may naniwala sa akin. Kayo na naniniwala sa akin. Dalamin nyo na. Bisita ni Brother Jojo yun. Kamitin niya noong Sabado, alas 8. Follow up nyo na. Magdala na kayo ng kape kanila, atin ang hotdog at saka buns. Hello? At habang bago mo, biro mo dalawang prayer yun. Bago kumain mo, pepre, pagtuturo na yun eh, kasi nakita nila eh. Na bago tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Pag alis, ipapanalangin natin. Aba, itinuturo natin sila ng importance of prayer. Walang turuan ha. Walang pa-preaching. Bisita lang. Hello? Bisita lang. That's discipleship.
You don't have to be a graduate of Bible school to be a disciple. You just share what you have. Hello? Are you praying? Let them hear how you pray. Are you reading your Bible? Show them that you're reading your Bible. Ganun lang. Hindi mo maibabahagi sa sino man, kahit sa anak mo. Huwag ka na labayo. Kung hindi mo ginagawa. Huwag iiyak yung asawa. Sabagkat I thought I lost myself. I thought I had that influence because sinisisi ko yung sarili ko na hindi ako perfect na tao. Tatami ko yung Diyos. If there's a person you want to know who Pastor Joey Reyes is, go to my wife, go to my son. And they will both tell you na I am deplorable. In my natural state, my son knows me. I'm not perfect. He knows my weaknesses. Pero alam mo, umiiyak yung asawa ko one time, sabi ni Jesus, God, makita ko how you chose and cared for us. Nakita ko, napagtanda natin, ikaw na lang ito. Ako gusto ko magtitinig ganito. Maalagaan ko yung Diyos. Ayoko magpa-admit. I was admitted without my consent. He literally picked me up and brought me to the emergency room of Mandarin City. Araw-araw, temperature mo dahil. Araw-araw, oxygen level mo dahil. I thought I lost it. But I didn't. It is birthday tomorrow. I can pass on. Pray for him. Kaya isa-isa na rin. Napakaganda lalaki, kumuha ng ganda lalaki sa akin. Hindi na kayo natatawa eh, no? Kasi alam nyo na eh. Kasi kumuha nga eh. Nung pagkuha, wala tinira. Kanya na kami. Overall, maraming salamat po. I'm happy. And I know you're happy. Sapagkat, we have given you the best we can give you, and that is the souls of men. Lord, kung meron mang isa lang, isa lang. Isa lang, Lord. Like the Samaritan woman. Isa lang. Pero ginamit mo to win about a one whole city. As you recorded it for us to learn sa John chapter 4. Ay Lord, isa lang sa mga nagpahayag na pananampalataya kanina umaga is good enough for us. Kanya pagpalain niyo po. Alam ko na masaya ka sa pagkagagapan namin. Maging patuloy po kami sa Kristo. Nadalangin ko po, Panginoon, of the 700 families that we are dedicating to you and we're dedicating ourselves to ministering to them, ay ma-influensyahan natin the best way possible for them to believe in you. For them to be true believers. Sapagkat napakalaki ng tendency ng aming bansa na basta lang maniwala, sumabay sa panalangin. Pero kasi orientation namin yon. Kami ay mga religious people. Bible, Bible. Prayer, prayer. Pero Panginoon, unless gaya ni Zacchaeus na nakaranas ng pagbaba. Nabilisita mo, nakasumpong ng pabor sa iyo. Halimbawa na kaya mong baguhin ang tunay na taong talamak sa kasalanan. Sino ba ang pwedeng umiwas at umayaw sa kayamanan na kanyang tinatamasa
prior to his salvation. But Lord, isn't that a strong evidence of true conversion? Na itinuturo mo sa amin. Kaya tulungan niyo po kami. Maraming maraming salamat po. Lord, remember the children na nasa evacuation centers na gusto namin Panginoon turuan upang sila inumaki na nagtitiwala sa iyo. Hindi sa kung ano ang maidudulot na sino man. Hindi sa kung ano ang maidudulot ng pag-aaral profesyon, kundi yung magagawa mo sa kanilang buhay batay sa kanilang pananampalataya. Lord, we recognize you as a faith honoring and a faith rewarding. So be it. In Jesus' name, amen and amen. Thank you very much for your business. God bless you. God bless you. Thank you. Finish lang. Finish.